Buwan po natin ito nga. May kunting pait po siya pero medyo manamis-namis po ng konti. So mas maganda po pala sa ampalaya kung hinug na siya dahil hindi na po siya ganoon ka kapait. Yeah, so sobra po yung init na yun dito kaya medyo nalanta po yung ating ibang mga gulay kagaya po nitong ating ampalaya, medyo nanilaw po yung mga dahon nya ngayon po. So, pati po yung isang bunga nya po dito medyo dilaw na rin po siya. Yeah. So, sobrang init po kasi ngayon and ito po yung mga bagong bunga itong ating ampalaya po dito. Yan po. So, ang ating kalamansi ay medyo lumalaki na po yung mga bunga niya and marami po siyang mga bagong bunga po dyan sa baba. And yung ating pong alugbate ay puro po siya bulaklak. Puro po siya buto. So same lang din po dito sa ating alugbate na nasa pat po. So ito na po yung itsura nung bunga ng alugbate. Ito na po yung ginagamit na pantanim. Yan po. So itong bunga po ng alugbate ay pwede po nating magamit na seedlings kapag tanim po tayo ng alugbate. But pwede rin po magamit yung sanga o yung steam ng pong alugbate. Pero tatry po natin na magtanim ng buto ng alugbate ngayong darating po na spring or try po natin magtanim ng alugbate indoor po. Yeah, so ngayon po ay pitasin po natin yung isang hinug na bunga dun po ang ating ampalaya dito po sa ating munting taniman. So yun po mga kagulay, ito po yung ating hinug na ampalaya dito po ngayon sa ating garden. So kung mapapansin niyo po, mayroon po siyang mga itim-itim. Ito po yung tinamaan po nung hail nung nakaraang buwan. Kaya po siya nagkaganyan. So sinadya po namin na pahinugin po itong bunga ng ampalaya para magamit po namin yung buto sa darating po na spring para po next year. Ito po yung ating gagamitin na seedlings o nabuto ng atin pong ampalaya. So kahapon po nung nakaraang vlog ko po, hindi po pa siya gaano gato kahinog. Pero ngayon po yun po mga gulay, sobrang hinog na po siya na kulay dilaw na po. So kukunin ko lang po ito and nagamitin po natin yung buto para po sa next year natin na pagtatanim ng mga gulay. Kuha lang po ako ng gunting. Yeah, so ganito po kalaki yung bunga ng ating ampalaya. Mag po siya. So ano po kaya yung lasa ng ampalaya kapag hinig na po. So hindi pa po ako napag-try kung ano po yung lasa ng hinugnan na ampalaya.
So, try po natin. Ano po yung lasa po niya. Kung same lang din po ba kapag hilaw pa siya. Ang kulay green pa kung mapait po siya. Or subukan po natin itong may kunting pait po siya pero medyo manamis na miss po ng konti. So mas maganda po pala sa ampalaya kung hinug na siya dahil hindi na po siya ganoon ka kapait. Yeah, so yun din po yung isa sa maganda kapag ka organic po yung ating garden dahil pagka pitas po ng ating gulay ay pwede po natin makain. Ngayon, kahit po hilog na siya ay crunchy pa po yung balat po niya. Yeah, so ang palaya po. So ngayon po ay pupunta po tayo dun sa gitna ng ating garden dahil mayroon po tayong mga naiwan na bawang po dun. And ngayong hapon po ay kailangan po natin silang ma-harvest para hindi po sila mabulok. So yun po yung magawin po natin ngayong araw o ngayong hapon. Harvest po natin yung ibang bawang na naandun po sa gitna dun po ng ating watermelon. So pero masarap pala itong ang palaya pag hinug na. Yeah, so ngayon po ay puntahan po natin yun pong ating bawang dito po sa gitna. Slay ko lang po ito dito. Ito po yung ating gagamitin na panghukay dito po sa ating bawang. So medyo masikip po yun pong daan papunta po dun sa ating bawang. Ayan po. So ingat po tayo, baka mapakan po natin yung mga sanga ng pong ating watermelon and yun pong ating cantaloupe po dito. So ayan po mga kagulay, marami po siyang bunga. Yun po yung ating mga honeydew at yung iba po dyan ay cantaloupe. So ito po yung ating garlic po dito. Ayan po. So dito sa side po mga kagulay, nagtanim po tayo dito ng garlic. So maliban po dun sa harvest na po natin na garlic ay sa gitna po ng ating honeydew, sa ating cantaloupe, sa ating watermelon ay meron po tayo ditong bawang sa gitna. So dapat po itong bawang ay na-harvest na po ito nung July pa. Pero dahil hindi po ganong maganda yung tubo niya and medyo crowded po, so ngayon pa lamang po natin sila i-harvest. So yan po, umpisa na po natin maghukay. So kailangan po pala natin ma-harvest ito ngayon dahil magiging malamig po sa mga susunod na araw. Ayan po. So hindi po ganong malaki yun pong bunga o yun pong laman nun pong ating bawang. So medyo malalim din po yung ating pagkakatrim ng bawang, kaya siguro hindi po siya lumaki. And ang isang dahilan pa po kung bakit hindi po lumaki yung ating bawang dahil late na po tayo nagtanim nito. So October pa po nung magtanim po tayo ng bawang, nag-ace na po nung time na yun nung magtanim po tayo ng bawang po dito. Pero yung ating po mga bawang na nauna po doon ay maganda po yung tubo, yung mga naandun po. So sa next video ka po ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura ng po ating bawang na harvest na po. Pati na rin po yung ating mga ibang sibuyas na harvest po.
So yun po mga kagulay, halos ganito po lahat yung itsura ng pong ating bawang. So ang gagawin po natin dito po sa ating mga na-harvest na bawang ay atin po silang itatanim ngayong September. Siguro ka po by September mga third week or last week ng September ay pwede po nating may tanim po ulit itong ating na-harvest na bawang. Ayan po. So hindi po siya masayang kahit hindi po siya nakalaki ng konti dahil ngayong fall po ay mag-start po tayo magtanim ng bawang. So bakit hindi na lang po natin na hayaan po dito yung bawang sa ating garden kung pagsapit po ng September ay magtatanim po tayo ulit. So ang dahilan po dun mga kagulay ay hindi po pwedeng mabulok yun pong bawang dito po sa ilalim ng lupa. Dahil kapag once po na nagka molds po yun pong bawang and nasa ilalim po siya ng lupa ay hindi po tayo pwedeng magtanim ng isa hanggang dalawang taon dito po sa atin pong pinagtanim ng bawang dahil ang mangyayari po sa ating mga bawang or sibuyas na itatanim po dito kung saan po nagkaroon ng molds yung ating bawang ay mabubulok din po kagaya nung bawang na atin pong na-harvest na mayroon po siyang molds. Kaya dahil magtatagulan po ngayong mga susunod na araw, so parang isang linggo po ata yung ulan niya, hindi po maganda sa ating bawang na mag-stay po dito sa ating garden. Sa ipo mga gulay, maganda po sana kung medyo maga po tayo magtanim. Nagtanim dahil ngayon po yung laman po ng ating bawang medyo malaki po siya. Ngayon po. So nakatubo po ng konti yung ating ibang bawang pero hindi po ganun sila kalaki. So ngayon po mga kagulay, sayang po at hindi po masyadong nakalaki yung ating mga bawang. So isang linya po to dito na puro lang bawang po. So buti na lang po hindi pag-anong nabulok yun pong ating bawang dahil hindi po sana tayo makapagtatanim dito ng ibang halaman or ng ibang gulay. Ayan po. Ayan. So, yan po yung itsura ng ating bawang. So, itong maliit po, nakalimutan ko lang po kung ano po yung tawag dito. Pero, ito po ay pwede po itong gamitin na pangbinhi or na pantanim po. So, ngayong fall po or ngayong end nung or third week ng September ay itong mga maliit po na nakuha natin dito and pati po itong malalaking bawang na to ay itatanim po natin to. So hindi na po natin kailangan bumili or hindi na po natin kailangan maghanap ng binhi ng bawang dahil meron na po tayong mga gamit. And ito po yung isa sa mga nakakasira po ng ating bawang, itong slug po. Yan po mga kagulay. So ito po yung slug na tinatawag, ito po yung kumakain dun po sa ating mga bawang, sa ating pong repolyo at sa ating pong ibang gulay. So yan po siya mga kagulay, ganyan po siya. So kailangan po natin itong patayin para hindi na po sila dumami.
tatapusin ko lamang pong i-harvest tong bawang natin po dito, and then mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo kung gaano po karami o ano po yung itsura ng po ating bawang na na-harvest po dito po sa ating garden. So ito po yung ating na harvest na garlic po, galing po sa ating garden. Ayan po mga kagulay. So small medium large po yung size ng pong ating garlic. So ang gagawin po natin ngayon ay ipapa-dry po natin to, itong ating mga na harvest na garlic. Hindi lamang po natin sila hugasan para hindi po mabulok. So yeah, mamaya nga or ngayong September po, bago po mag-end yung September ay gagamitin po natin binhi itong mga garlic na atin pong na-harvest dahil hindi po sila lumaki. Yeah, so yan po mga kagulay. Thank you for watching po, and maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong hapon dito po sa ating munting taniman. Yeah, so bukas po ay papakita po sa inyo yung ating mga naunang na-harvest na bawang kung ano po yung itsura. Yeah, so thank you for watching guys, and see you po may next vlog.